Hi guys! And welcome back to my channel! Kailan ba natin ginagamit ang sales receipt? Kailan ba natin ginagamit ang sales invoice sa QuickBooks Online? So kung gusto mo ang topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na i-upload ko sa darating na mga araw. Okay! Guys! Pasensya na kayo kasi ngayon lang tayo or na-late tayo ng upload ng video. Ngayon Linggo kasi busy ako ng mga nakaraang araw. Pero syempre hindi ko kayo nakalimutan. So, here we are! And ngayon, didiscuss natin sales invoice, sales receipt sa QuickBooks Online. So, kailan ba natin ginagamit ang sales invoice? Kailan ang sales receipt? So, ang sagot dyan, depende kung paano mo na-receive yung payment. So, kung ang in-offer mo ay services, kailan mo na-receive yung bayad dun sa services na in-offer mo? Kung ikaw ay nagbibenta ng goods or ng products, kailan mo na-receive yung payment dun sa products na yon? Guys, so we are going to create sales invoice sa QuickBooks sa online kung yung services or yung product ay babayaran sa'yo in terms like 30 days, 60 days, 90 days, or 5 days after 7 days. So, ganyan siya. So, sales invoice yung gagamitin mo. So, paano naman ang sales receipt? Guys, ang sales receipt gagamitin mo kung na-receive mo yung payment straight away. Meaning, eto si product, eto ang payment, you issue a sales receipt. So, paano ba natin gagawin yan sa QuickBooks Online? So, please make sure you are logged in or kung hindi ka nakalog in, make sure na mag-note ka para wala kang ma-miss na tips and tricks. Okay? So, let's dive into it. Okay guys, so nandito tayo ulit sa sample company ng QuickBooks Online. So, pwede kang mag-create ng sales invoice gamit ang new button. So, click mo lang yan. And then, makikita mo dyan invoice. Or, meron din dyan sales receipt. Okay? So, alam mo na pagkakaiba ng sales invoice at saka ng sales receipt. So, make sure na tama yung gagamitin mo once na mag-enter ka ng sales mo sa QuickBooks Online. Okay? And, pwede rin naman na pumunta ka sa left navigation bar. Mayroon dyan sales. And then, makikita mo dyan all sales, invoices. Click mo lang yung invoices. And then, yan, makakapag-create ka dyan ng invoice. Or, pag-click mo yung arrow down, makakapag-import ka ng invoices. Okay, so guys, para makapag-create tayo ng sales invoice, go to new. Click mo yan. Click invoice. And then, makikita mo dyan, merong customer, customer email. So, kung existing na yung customer na ginagawa mo ng sales invoice, you can just search the name here. So, let's say, Cool Cars. As you can see, pinapulate na ni QuickBooks Online yung customer email at billing address niya kasi nga, existing customer na siya. Eh, Kaji, hindi pa nag-exist yung customer. So, you have to create yung customer. So, para ma-populate din yung email address at saka yung billing address niya. Okay? So, ngayon, since this is a sales invoice, for sure, meron yung terms. So, sabihin natin, ang terms, so, pag-click mo tong arrow down, meron yung due on receipt, net 10, net 15, net 30, net 60. So, for this example, we're going to select net 30. Okay? Guys, yung invoice date is nilalagay ni QuickBooks as the date na create mo yung invoice na yon. And yung due date is, kinakalculate niya based dun sa terms na sinet mo. So, let's say 15 days. As you can see, nagbabago siya. And then, 10 days, ganun din. So, let's go back sa 30 days. Okay? So, yan yung data na i-enter mo. And then,
Ngayon naman, i-enter naman natin anong account siya papasok, anong klase ng services siya. So, let's say dito, pag-click mo yung arrow down, makikita mo lahat yan ng sales account or revenue account na meron sa QuickBooks Online mo, sa chart-up accounts mo. So, meron yung tayong concrete, designing, gardening, and then installation, lightning, and so on. Okay? So, let's say design or gardening. And then, as you can see, yung description is automatic na nilalagay ni QuickBooks Online kasi na-create mo na to before. So, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-create ng product or services sa QuickBooks Online, comment down below and gagawa tayo ng tutorial about it. And then, yung quantity. So, since this is service, lagay natin 1. And yung rate, for example, is 100. Okay? As you can see, yung amount is kinalculate na rin ni QuickBooks Online. And meron tayo dito sa baba, pag nag-scroll down kayo, meron tayo dyan tax rate. Merong California, merong pwede ka rin mag-add ng bagong tax rate. So, pwede yan. And pwede ka rin mag-set ng discount in percent or in value. Okay? And pwede ka rin maglagay ng message dun sa invoice mo. So, thank you for your business and have an amazing day. Okay? And then, ang pwede mong gawin is, balikang save and save and new. So, ngayon, ilalagay natin dito ay save and new. Okay? And then, pag clinic mo tong invoice na to, so, ito yung invoice na ginawa mo na. So, pwede mo siyang i-print or preview. So, print or preview natin. Click natin yan and ganito yung magiging itsura niya. Okay? Okay, balik tayo. So, pag print and preview mo, pwede mo siyang i-download and pwede mo siyang i-print. Or pwede mo siyang i-close. Okay? Or pwede mo rin kunin yung link at yun yung isend mo sa customer nyo. Okay? So, pwede, so, ngayon, close natin siya. So, pwede mo rin siyang gawing recurring and pwede mo rin siyang i-customize. And meron tayo ditong more. Pag clinic mo yung more, makikita mo dyan, pwede kang mag-create ng copy, na pwede mo siyang i-void, i-delete, and syempre, pwede natin i-check yung transaction journal. So, ngayon, makikita natin ang pagkakaiba kapag sales receipt ang ginawa mo at sales invoice yung ginawa mo. Okay, tingnan natin yung transaction journal. Pag sales invoice ang ginawa mo, ito yung pasok niya sa balance sheet at saka sa profit and loss. Okay? So, as you can see, meron tayo ditong account. Under the account, meron yung accounts receivable, which is yung debit, kasi hindi pa siya bayad. Kaya, receivable pa natin siya. And then, naka-credit yung revenue account na landscaping services. So, tandaan nyo yung entry ha. Debit, accounts receivable, credit, landscaping services, which is yung revenue account. Okay? Now, pumunta naman tayo sa sales receipt. So, click mo yung new, and then, click mo yung sales receipt. So, ganun din. Makikita mo naman dito, sales receipt. Tapos, type din natin yung company. So, gamitin uli natin si Cool Cars. Okay? Cool Cars. And then, napopulate na yung email, yung billing address. Sales receipt is yung date ngayon. Okay? So, since sales receipt siya, na-receive mo ng payment, ngayon, you have to set yung payment method. Ano ba siya? So, pag-click mo yung arrow down, marami tayong choices dyan. American Express, Cash, Check, Diners Club, Discover, MasterCard, Visa. So, lahat po ito ay makikita sa chart of accounts mo. So, kung hindi mo pa napapanood yung chart of accounts video ko, please make sure na i-watch mo ang video na to. Okay, so ngayon, sabihin natin, check, siya nagbayad, okay? And then, deposited to checking. Okay? So, sa checking siya dineposit. Lagay mo lang yung checking or pwede namang undeposited funds or savings. Depende kung saan siya dineposit. And then, ngayon, lagay mo ano yung services na inoffer mo. Sabihin natin, ganun din, gardening. Tapos, yun, napopulate na rin yung description. Quantity, yung rate is 100. And then, wala tayong discount. And then, save and close natin. Okay? And then, kapag chinek natin yung sales receipt na create natin, and pumunta tayo sa more and transaction journal, i-compare natin ngayon kung ano yung entry. Okay?
So ngayon na sales receipt yung create natin, mapapansin nyo dito under sa account, ang entry na pinasukan niya is yung checking, which is yung bank ng client mo or bank mo, and then naka-credit yung landscaping services. So ngayon kung makikita nyo, naka-debit yung checking kung saan dineposit yung pera, and then naka-credit yung landscaping services, which is a revenue account, 100. So naka-credit siya. Pero nung sales receipt, pero nung sales invoice ang create natin, ang entry naman niya is accounts receivable, pero same sila nung account na naka-credit, which is yung landscaping services. So, yun yung pagkakaiba. Kapag sales receipt ang ginawa mo, wala kang accounts receivable kasi na-receive mo na yung cash. Pero kung sales invoice, meron kang accounts receivable dahil hindi mo pa nare-receive yung pera, pero na-record mo na yung sales. Okay? So, itong account na naka-debit na to, ang pasok nito ay sa balance sheet, at itong income service, at itong income account mo or revenue account mo, eh, ang pasok ay sa profit and loss. So, ganun siya guys. So, guys, yun yung pagkakaiba ng sales invoice at sales receipt sa QuickBooks Online. So, sana may natutunan kayo sa topic na to. If you want more, comment down below. At gagawa tayo ng marami pang tutorials sa QuickBooks Online. So, see you on my next video! Bye!